إياك نسأل إياك نعبد وإياك نستعين. أستغفرك وأتوب إليك من جميع الذنوب والخطايا يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، الحمد لله، الحمد لله الذي فتح الله لنا بدروس اللغة العربية. عرفنا ما أهمية هذه اللغة، وقلنا أن هذه اللغة هي لغة القرآن ولغة المسلمين الحمد لله. ثم أن هذه اللغة في البداية في بعض الناس يقولون أنه سهل، وبعض الناس يقولون صعبة، صعبة. ولكن فيما بعد إذا فهمت اللغة العربية سيكون سهلا لك، وأنت أيضا تستطيع أن تحب هذه اللغة لأن لها قواعد ولها آثار ولها فوائد ولها الحكم، وغني عن كل شيء فيما يتعلق عن اللغة. فلذلك يقولون اللغة العربية هي لغة غنية. Sinasabi natin mga kapatid kung gaano kahalaga itong lingwahe ng Arabic. Sinabi natin kasi ito yung lingwahe ng Quran na pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na gamitin natin. Ito ang salita ng karamihan ng mga kamusliman. Although alam niyo ba, Subhanallah, ang paglikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sangkatauhan ay pinagkaiba-iba tayo ng kulay, ng salita, at ito ay lahat tanda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa aya sa Quran, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanakum. Sa paglikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sangkatauhan, sa pitong kalangitan at mga kalupaan, at ang pagkakaiba ng inyong mga kulay at ang inyong pananalita. Isipin nyo kaya, ano na lang kaya kung siguro mas maganda ang lahat ng tao sa mundo ay lahat iisa lang ang lingwahe? Iisa lang ang lingwahe. Palagay nyo, maganda rin siguro, no? Kaya walay problema, walay samok. Alimbawa, Tanan Bisaya. Maganda yan. Maganda yan. Kasi Bisaya ka. Yun na yun sa'yo. Ha? Hindi na maganda. Hindi na mag-aaral lang. Hindi pwede. Walang challenge eh. No? Palagi nyo, kung lahat ng tao sa mundo, iisa lang ang salita. Wala nang iba. Para rin sinasabi mo, Ustad, na dapat. Parang, alimbawa, lahat ng tao na lang. Lahat sabay sa, lahat pare-pare sa muka. O hindi rin pwede. Di ba? Ano yung sinabi mo kanina? Hindi? Muslim. Hindi Muslim? Lahat Muslim. Oh, mashallah. O ano kaya? Lahat ng tao, lahat Muslim. Nakikinig yung mga Kristiyano, hindi sila papayag. Ayaw namin ng mga Muslim. Ayaw namin mag-Muslim. Ha? Hindi po yung ano nang sinabi sa Quran, no? Kung kaya na alam na gawin tayo lahat ng mga Muslim, pero sabi niya, ginawa ko yung iba na pananampalataya. Subhanallah. May isa, subhanallah, nagbigay sa kanya ng alala, may isa na talata sa Quran, ano? Sabi ng Allah, likullin ja'alna minkum shir'ataw wa minhaja. Katotohanan, ang bawat pamayanan, ang bawat siglo ay may kanya-kanya kaming itinalaga na batas na pamantayan ng sistema ng bawat pamayanan na magkakaiba sa iba. Likullin ja'alna minkum shir'ataw wa minhaja. Shir'ataw, yung daan ng bawat isa. Meron silang mga sariling manhaj o panuntunan o sistema. Iba ang batas. Sa batas ni Propeta Musa, sa batas ni Isa. Sa batas ni Propeta Adan, iba. Sa kanila, sa batas ni Propeta Adan sa kapanahunan niya, kukunti lang ang tao, ang magkapatid ay nag-aasawa. Kapatid siya asawa, inaasawa niya. Di ba? At yun ang dahilan kung bakit si Kabil
ay pinatay niya si Habil. Dahil si Habil, ang kanyang kapatid na babae ay maganda at maputi. Si Habil, ang kanyang kapatid na babae ay maitim at hindi masyado maganda. So sabi ni Adan, ikaw Habil, hindi mo pwede pakasalan ang kakambal mo mismo na ipinanganak kayo na magkasabay. Kailangan ang pakasalan mo yung kakambal ni Habil. Isyada, hindi ko yan type. Maitim. Hindi ko gusto yan. So gusto niya, pakasalan niya yung mismo na kapatid niya. So hindi pwede yun. Yun ang batas. Dito nga lang sa Pilipinas, iba-iba ang batas ng mga kultura, tribu ng mga Mangyan. Batas ng Maranao, batas ng Maguindanao, batas, may kanya-kanyang ano. Ikullin ja'alna minkum shir'ataw wa minhaja. Walau syaa rabbakum la ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fima atakum. Walakin liyabluwakum fima atakum. Allahu Akbar. Ilayhi liyabluwakum fima atakum. Tignan mo ito sinabi ng Allah. At kung gugustuhin ng Allah, lahat kayo sa pamayanan ay isa lang ang inyong sistema, panuntunan, o lahat pwede kayo maging Muslim. Ngunit anong sinabi ng Allah? Walaki liyabluwakum fima atakum. Ngunit siya ay ang inyong Panginoon na hindi niya ginawa na ganun, na pare-parehas, kailangan magkakaiba, dahil kayo ay susubukan niya sa anuman na ipinakaloob niya sa inyo. Allahu Akbar. Pagsubok. Andiyan na naman tayo sa pagsubok. Ayaw ko ng pagsubok ang buhay. Wala kang magawa. Dahil ang buhay mo talaga pagsubok. Dahil ang tao, bakit tinawag na tao, ay tao na dapat siya ay dadaan ng pagsubok. Kasi kung hindi ka dadaan ng pagsubok, wala ka sa katangian ng pagiging tunay na tao. Allahu Akbar. Majnun. Bakit? Ang pagiging majnun ba? Walang pagsubok din yun? Yung mga siraulo? Yung pagsubok, may pagsubok yung mga majnun, yung mga siraulo? Pasalamat ka bro, hindi naging siraulo na, o siraulo mo. Hindi nagsiraulo natin lahat. Alhamdulillah. Kasi tao din yun, kagaya natin. Kasi sabi lahat ng tao. At wala silang paglilitis. Wala silang paglilitis. Nasiraan ng bait. Oh, walang palilitis sila. O, di nila alam ginagawa nila. Yung nakaraan nila, na nasa tama sila, okay, may paglilitis. Pero kung naging sira na, wala nang palilitis kasi hindi ka na liable. Hadith yan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tatlo o apat na bagay na ang tao ay absuelto. Yung majnun, siguro, pagsubok sa atin pa rin. Ay, ibig sabihin, wala nang paglilitis. Saan ang punta nila, Ustaz? Wala silang paglilitis, wala silang kasalanan. Ang walang kasalanan, ang Allah ay patas. Ang walang kasalanan, bakit niya paparusahan sa impyerno? Wala siyang kasalanan. Logic. Yung mga nagpa-injure ng nabaliw sa kasalanan. Ha. Ito ang problema, maganda katanungan ito. Maraming nagtatanong diyan ng mga paano yung nabaliw sa dito? Oh, sinadya, ano? Sagutin nyo, ano? Ha? Kasi sinira niya yung buhay niya. Oo. Naging baliw po. Naging baliw dahil sa sarili niya, sa sarili niyang kagagawan. So, kasalanan niya yun. May paglilitis siya dahil, kung bakit siya naging siraulo, dahil sa kagagawan ng kanyang sarili. Oo. Pero ang maganda na majnun ay si Bahlul. Si Bahlul. Tinuruan niya yung hari. Subhanallah. Si Bahlul, tinawag lang siya na Majnun. Siraulo. Kasi sa kapanahunan ni Harun al-Rashid, na malayo ka mag-anak niya, si Bahlul, lagi siya naman nanatili doon sa libingan. So sabi nila, siraulo ito, laking wala nang iniisip, lagi sa libingan. Isipin mo isa sa atin, laging dyan sa libingan. Anong sasabihin natin? Siyempre, Majnun, Jibril.
Mukh mafi. Maliwat na gid kabay. Nga naman na diya ka sa libingan. Tapos sasabihin mo sa akin, ya ustad, anta majnun. Alam mo sinabi ni Bahlul, nakita ni Harun Rashid, sabi niya, Bahlul, kailan ka ba magigising? Nandyan ka na lang nananatili sa libingan. Wala nang bang saysayang buhay mo, wala ka nang inisip. Lumayo si Bahlul, tinawag niya, ya Harun Rashid, sabi niya ganun. Sino ang majnun sa atin? Ikaw, sabi niya, ang majnun. Hindi mo ba alam? Yang kaharian mo na yan. Lahat ng anong mayroon ka, lilisanin mo yan. Mawawala yan at hindi yan mananatili. Nagising ngayon si Harun Rashid. Itong sira ulo na sinasabi nila, siya yung may tamang pag-iisip. Oo nga no. Sabi niya, ya Bahlul, ya Lazid, dagdagan mo pa ako. Subhanallah, katangian ng isang hari na nakikinig siya sa mga payo ng kaijino. Dagdagan mo pa, ano ulit sinabi mo? Sabi niya, sinasabi mo ako ang sira ulo. Sabi niya, sige, tanungin nga kita. Sabi niya, ikaw ba kaya mo na pag dumating ang kamatayan ngayon sa akin, na kaya mong sabihin sa kanya na huwag mo na ako mamatay? Gusto ko pa manatili? Sabi ni Bahlul, sabi ni Harun Rashid, wallah, hindi ko yan kaya. Sabi niya, hari ka, hindi mo kaya? Hindi ka hari. Wala kang kapangyarihan. Sabi niya, sige, ano, sa araw ng paghukom, kaya mo na ikaw ay gawin mo na ako ay mapapasok mo sa paraiso? Sabi ni Harun Rashid, wallah, hindi ko rin kaya yan. Ang Allah ang may kapangyarihan. Ang kapangyarihan ko rin dito sa mundo, limitado, wala akong kapangyarihan yan. Ano, kung ako ay makakapasok doon sa impyerno, kaya mo na hindi mo ako mapapasok sa impyerno? Sabi niya, wallah, hindi ko rin yan kaya. Sabi niya, idhan anta lasta malik. Ikaw ay hindi ka hari. Wala kang kakayahan. Ang punto rito mga kapatid, ang tao ay dapat iniisip niya yung timbangin mo ba, sarili mo. Tayo dito sa mundo, gusto natin magparaya, gusto natin yung mga bagay na gusto natin, bumili ng marami, gusto ng ganyan. Pero alam mo, minsan yung pangpataya, kung gusto natin patayin yung tunay na pagmamahal sa mundo para hindi tayo malinlang ng mundo, isipin mo kaya ngayon din mamamatay ka. Paano na lang kala yung dollar na inipon-ipon mo? Pera, pamilya, kapangyarihan, karangyahan, lahat ng mga yan. Wallahi, pag ikaw mayaman, malakas, maganda, gwapo, makapangyarihan, lahat, ang daming taong pumupunta sa'yo. Pag namatay ka na, wala na. Di ba, bro? Wallahi, alhamdulillah sa Islam. Bakit ba tayo napunta dyan? Dito tayo sa Arabic. Ha? Kukunin natin, ano? Si Balul? Hindi si Balul. Bahlul. Anong balun? Bahlul. Bahlul al-Majnun. Okay. Ngayon, pupunta tayo sa Arabic. Sandali, para maintindihan natin lahat muna. Sabi dito, ikhtar, ikhtar, fi'l, fi'l al-amr, ikhtar, ikhtar al-kalima, kalima, min, qa'imati, min qa'imati, kasi ito min, harful jar. Ikhtar, ikhtar kalimatin, aw ikhtar, ikhtar kalimatan, maf'ulun bihi, min al-qa'imati, ba. Tunasibu al-kalimat, al-kalimatu allati fil qa'imati alif. Fil qa'imati alif. Ulitin mo ustad. Ikhtar kalimatan min al qa'imati ba tunasibu al kalimatu allati fil qa'imati alif. Oh, sino nakaintindi? Maalum, alif lang ha. Pumili ka, sabi dito. Pumili ka ng kalima, ng salita, hindi salita, word, word.
Ano yung salita? Word. Kalam. Word. Hindi. Kalima. Ano yung word sa Tagalog? Ay, salita. Salita. Sentence. Salita, di ba? Hindi. Pangungusap. Pangusap. Ano yun? Pangungusap. Sentence. Pangungusap. Pangungusap. Ayun. Pumili ka ng salita mula sa ba na nababagay siya doon sa salita na nandoon siya sa alif. So, ang ibig sabihin nun, yung mahilig sa inyo ng cross, ano tawag doon? Yung kayong dati mahilig kayo ng ganun? Anong hindi cross parenthesis? Ah? Oh, crosswords. Ibabagay mo siya ngayon doon. Diba? Ibabagay mo siya kung ano ang tama. Okay? Uy, naintindihan nyo? Mga tao kayo. Ha, naintindihan? Anta fahimta? Naam, fahimtu. Alhamdulillah, naam, fahimtu. Fahimtum? Fahimta ya Daud? Naam. Naam. Hanggang doon lang. Naam? Fahimtu. Fahimtu, alhamdulillah. Fatahallahu alayka ya bunayya. Allahu Akbar. Buksan nawa ng Allah sa'yo ang kaalaman. Zadakallahu ilman ya Umar. Dagdagan ng Allah ang iyong kaalaman. Allahu Akbar. Amin. Gafarallahu laka ya Abdul Aziz. Patawarin ka nawa ng Allah sa iyong kasalanan. Allahu Amin. Bayyadallahu wajhaka ya Jibril. Paputiin nawa ng Allah ang iyong mukha sa araw ng paghukom. Alam niyo sa araw ng paghukom yung mga taong magiging maliwalas, maputi ang kanilang pagmumukha. Ulaika alladhina ahlul janna, sila yung mga taong tatanggapin sa paraiso. Yung mga tao na magiging maitim, maski maputi dito sa mundo, doon sa araw ng paghukom, sinyalis na magiging maitim dahil doon sa imperno ng Allah. Kaya mga Arab minsan nagsasabi, bayadallahu wajhaka ya akhi. Allahu Akbar. Napakagandang salita ng mga Arab. Yung minsan, maski nagagalit siya sa'yo, pero ang sinasabi niya sa'yo, mabuti. Di ba? Ako, naalala ko noon eh, nung kami, mga estudyante, yung teacher ko, eh, makulit ako sa klase, madaldal, ganun. Sabi niya, Amrullah, aslahakallah, hadakallah, subhanallah. Nainis na yun, ha? Pinipigilan niya yung galit niya, pero ang sinasabi niya sa'yo, hadakallah, gabayan ka nawa ng Allah, Allahu Akbar. Aslahakallah, ibig sabihin, gawin mabuti ng Allah ang pamumuhay mo. Kung anong katayuan ka ngayon, maging mabuti. Di ba yung si Imam sa si Sudais daw, ang istorya sa kanya, makulit yan, nung bata yan. Tapos yung nanay niya, sa galit niya, sa pagmumura niya, sana sabi niya, sana maging imam ka sa haram. Bata ka, walang, sana maging imam ka sa haram. Tigas-tigas ng ulo mo. Allahu Akbar, sa salita na yun, tingnan mo ngayon, siya ngayon ang presidente ng mga imam sa haram. Totoo yan, bro. Ah, paggalit ka kasi iba yung nasasabi mo. No? Kaya kailangan bawat salita, tignan nyo ang sabi ng Allah sa Quran. Yas'adu alayhi al-kalimu tayyib wala amalu salih sa Quran, ha? Sabi ng Allah, itinataas sa Allah ang inyong mga salita na nabitiwan dito sa mundo. Allahu Akbar. Anuman mabuti na salita na nabitiwan mo, itinataas yan sa kalangitan. Sinasabi ng mga anghel, ya Allah, ang alipin mo na ito, ito sinabi niya. E kung itinitaas doon, pagmumura, paglilibak, pagbabastos, makatampalasan, lahat hindi kabutihan, kawawa ka, meron kang listahan. Diba? Okay. So, naintindihan ko, Ustad, nasabot na ko ni ang imong gisulti diha, unsay atong buhaton. Ha? Kasabot ka, unsay atong buhaton karon. Okay? Okay? Naintindihan ninyo? Okay? Anong gagawin natin? Okay, basahin mo muna natin. At-talibu. 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 Sabihin mo, ana talibu. Ikaw. Ana talibu. Sabi mo, ana talibun.
Ana talibun. Hindi ta, kasi yung iba pinopronounce nila ta. Talibun. 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 Ada khata. Hindi siya ta, bago siya ay to. Sabi niyo nga, to. To. Yung to, yung dila, doon nilalagay doon sa taas ng plak mo. Kaya mapopronunsyan mabuti ng to. To. Talibun. Katulad siya ng walabdo. Marami nagkakamali sa mga kahit sino sa atin, yung mga imam eksperto yan, walang problema. Pero yung mga nag-imam dapat alam nila ito, kahit sino, yung mag-lead ka ng prayer, marami nagsasabing, ghayril maghdubi alayhim walada, ishadada. Wala, mali yung da. Kailan? Walabdo, bod. Kaya makukuha natin yung bod, yung dila, itataas doon sa esophagus, bod, bod. Yan. Sabi mo nga, bod. 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 Ball. Bod. Ball. Bod. Walabdo. Walabdo. Ayan. Ikaw, Omar. Walabdo. Ayun, nakuha na. Ikaw, ano, Pami? Walabdo. Walabdo. Ikaw, Abdulaziz. Bod. Okay. Ikaw, ano, Jibril, yung Bisaya. Oh. Pakinggan natin yung Bisaya, ha? Do. Walabdo. Bod. Okay, very good. Walabod. Sige lang. Ikaw, ano, tribe. Walabdo. Pati yung pagsa, lalo na yung mga bago sa Islam, yung mga balik Islam, yung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yung iba, pati ako nung una, ang pagbasa ko, Alhamdu, Alhamdu. Mali yung Alhamdu. Hindi siya ha. Siya ay ha. There is difference between the word ha and ha. You pronounce this ha. Ha, ha. Ito ha. Ha. Alam mo yun kung paano mapopronounce to ng mabuti? Yung katulad na pagpronounce mo yun. Where is Mrs. Ham? Ha. Yan. Where's Mrs. Ham? Ha. Kukunin yan, ha. Ayan, ang pagkuha niyan. Kaya, sasabihin mo, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapos yung alamin, yun ay ayin. Yung iba, pagpronounce niya, alamin. Alamin, parang alif. That is wrong. Kasi pag alif, alamin, kailangan ayin. Sabi mo ayin. A. Yan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, yun, nakuha na, di ba? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anyway, sa kukunin nyo yan sa tajwid. Ah, yung mga nagtuturo dyan sa tajwid, mashallah, marami tayong mga ustad magagaling sa tajwid. Okay. At-talibu. At-talibu. Ad-dukanu. Ad-dukanu. At-tufahu. At-tufahu. Ito ay merong syadda dyan. At-tufahu. Di ba? Ha? Yes, apple. At-tufahu. O ito. Al-ma'u. 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 Ito. Al-hajaru. 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 Oh, ito. Al-qalamu. Al-qalamu. Maraming beses na yan. Al-qalamu. Al-qalamu. Paano mo sabihin, Jibril, na ang ballpen ay maganda? Hada kalamu. Jamil. Jamil. Masha'Allah. Jamil. Very good. Alam mo ang technique sa Arabic? Pag ikaw ay magsasalita, tapos sa bandang huli, mag-i-stop ka, wag mo nalagyan ng tanwin. Kaya tama yung sinabi niya. Hadal kalamu jamil. Kasi nag-stop ka na eh. Whereas kung hindi ka mag-stop, hadal kalamu
al-jamilu alladhi yuriduhu at-talib. So may kadugtong na siya doon. Itong ballpen na ito na maganda na siyang kinakailangan ng estudyante. So yun, ibig sabihin sunod-sunod pa rin siya doon. Kaya ang technique sa Arabic, pag ikaw mag-stop, ayaw na siya magtanwin. I-silent muna lang siya. Di ba? Aina ant, mga Arabic. Aina ant. Aina kunt. Aina kunt. Ibig sabihin, aina kunta, ikaw. Pero isi-short lang nila. Aina kunt. Aina dahabt. Saan ka pumunta? Yun. Hindi na kinakailangan na ididiin mo pa. Pero sa pagsulat, kailangan, mayroon talaga siyang ano? Tanwin. Na kung magiging fatha o kasra o damma. Okay? Al-qalamu. Al-qalamu. Lazidun. Lazidun. Ah, ito ang gusto kong marinig. Sabi mo, lazidun. Abdulaziz. Lazidun. Lazidun. Very good. Ikaw, Daud. Lazidun. Ha? Lazidun. Lazidun. Nur Haydin. Ano? Lazidun. Lazidun. Ikaw, ano? Omar Cortez. Ha? Lazidun. Ano ibig sabihin ng lazidun? Yun lang. Yun lang. Yun lang. Yun lang daw. Oy, mga gumising kayo, mga Muslim. Hindi nyo alam ng lazidun? Sige, bigyan ko kayo ng sample. Sa Quran. Sa Quran. Babalik tayo sa Quran. Sabi ng Allah sa Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ah, yung ibig ko sa kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqa. Yung dha'iqa pala, ang pag-pronounce doon ay ang dha'iqa ay malalasahan mo. Diba? Malalasap. Ang lahat ng nabigyan ng buhay ay makakalasap ng kamatayan. Makakatikim. Tingnan mo, ang ginamit ng Allah, makakatikim. Malalasaha, malalas. Ano pa yung ano pang ibang term ng matitikman? Hindi. Ang makakaranas, iba yung pwede mo bang sabihin sa tao na Bisaya ni siya, katilaw. Katilaw di ay kabay. Ha? Makakalasap, matitikman. Yun. Yun ang sinasabing actually, pwede naman sabihin ng Allah, yash'urul maut. Diba? Lahat ng mga nabigyan ng buhay ay mararamdaman nila ang kamatayan. Pwede naman yun, di ba? Logically, pwede. O di kaya mararanasan. Pero ang sinabi ng Allah, dha'iqa. Ibig sabihin, malalasap, matitikman. Palagay nyo, bakit yun ang ginabi ng Allah? Na matitikman. Dahil parusap ito Ha? Parusap po yan sa mga tao. Dahil sa? Parusap. Sa mga tao. Parusa? May parusa? Okay. Kasi masakit na yun sa mga hindi mananampalataya. Muli tayong bubuhay. Aha. Nakalasap, ibig sabihin, pag naramdaman mo, Smile, kunin mo sila yung sinasabi nila. Pag naramdaman mo, yung kasi sa word, makakalasap eh. Ha? Matitikman mo, may matatapos. May experience. Experience na. Experience mo, pero kasi sabi, mabubuhay tayo muli eh. Malalasap. Oh, sino pa? Ikaw, ano? Bisaya? Malalasap. Oh, bakit ginamit ng Allah malalasap ang kamatayan? Kasi ilang yung buhay ang mamatay, hindi yung sa kabilang buhay din. Sa kabilang buhay din. Malalasap po yung tunay na paraiso o imperno. Na. Lumayo ka tuloy. Nandito sa iyo tayo mundo, pumunta ka sa Jupiter. Mm-hmm. Ikaw, Abdulaziz. Malalasap? Oo. Bakit ginamit ng Allah malalasap? Hindi niya ginamit na mararanasan.
tinamit niya matitikman. Ang lahat ng nabigyan ng buhay ay matitikman nila ang kamatayan. Oh. Para maramdaman natin ang kanyang parusa. Ah, mashallah. Nagising na. Malalasap mo kung ano yung sarap ng pagkain. Example, malalasahan. Alam niyo kung bakit? Very good. Ito yung ikaw, mayroong kaing dadagdag? Yun din ang sasabihin mo sana? Ah, may dagdag. Ano? May dagdag kasi Ustad, malalasap kasi mayroong mamamatay na ano, mapait yung kanyang kamatayan. Ayun. Mayroong naman na matamis. Matamis. Correct. Very good. Tignan mo ang hikman ng Allah no sa paggamit sa Quran. And every single word, ah, mayroong pangkahulugan yan. Na naiiba siya doon sa iba na salita ng Allah. Nagamit niya ang dha'iqa dahil ang bawat tao mamamatay, magkakaiba-iba ng lasap ng tindi na matitikman niya o malalasap niya o mararamdaman niya pag namatay. Kasi may mamamatay, bro, na ang pakiramdam niya ay napakagaan at napakabuti at napakasarap at napaka yun ang gusto niya. Alam mo, malusog na puso katin. Yun. Alam niyo yun? Mayroon naman mamamatay na ayaw niyang mamatay. Natatakot. Takot mamatay. Takot mamatay. Ayaw, alam niya wala siyang may papaghanda. Kawawa, mundo na lang na nasa utak niya. Paano ko iiwanan ng mga anak ko, ang mga apo ko, yung mga anak ko hindi nakatapos, paano na sila kakain? Astaghfirullah, nakalimutan niya na may Allah na siyang bumubuhay sa kahit sino. Nahnu narzukukum wa iyahum, wa iyakum. Kami ang nagbubuhay sa inyo, nagtutustos at doon sa kahit sinong tao, sa mga apo niyo, mga kamag-anak niyo. May mga tao ganun, natatakot mamatay, sabi, bro, bakit hindi ka pahanda mamatay? Kawawa yung mga anak ko. Pag namatay ako, wala pang nakatapos sa kanila. Puros mga elementary. Astagfirullah. Anong connection sa elementary ngayon sa kamatayan mo? Allahu Akbar. Magandang kasagutan. Yun yung mga kafir. Ang Muslim kasi, wallahi, sa totoo lang, kung totohanin natin, ang kamatayan sa isang Muslim ay biyaya ito ng Allah sa kanya. Lidhalik naqul, intakala ila rahmatillah. Siya ay napunta o nagbalik loob sa biyaya at habag ng Allah. Bakit mga kapatid? Kasi ang kamatayan ng isang Muslim ay ito na yung pintuan na makikita niya ang kanyang paraiso. O ngayon, ano ngayon ang mundo na makikita mo ang paraiso mo doon pa lang sa libingan mo? Sige. Ibigay sa iyo lahat ang mundo. Ikaw pa ang hari sa mundo. Wala naman tayo masasabi may hari dito sa mundo. Bawat isa hari lang doon sa lugar niya. Itong si King Salman, punta doon sa Pilipinas, wala hindi yan hari doon. Wala siyang karapatan siya doon na maghari-hari. Si Marcos, pumunta dito, wala siyang karapatan maghari-hari. Lahat. Pero subhanallah, ang tao na mamamatay, mga kapatid, gustong si Propeta Muhammad, doon siya ay mamamatay. Dumating sa kanya si Angel ng Malakal Maut. Anong gusto mo? Ibigay pa sa'yo ng Allah mundo o di kayo mananatili pa o ano? Sinabi niya, bal rafiqil a'la. Ang gusto ko, makasama ko, makapiling ko ang aking Panginoon na sa kataas-taasan. Kaya ang Muslim, oo, tama, hindi ka dapat matakot mamatay, pero normally natatakot tayo mamatay, pero ang Muslim bukal at tanggap sa kanyang puso't isipan na ang kamatayan ay biyaya sa kanya. Ang totoong dapat matakot ka pag namatay ka na wala kang may bibigay na may pakita na mabuting mga gawain mo. Nagparaya dito sa mundo. Lahat sinunod ng kagustuhan niya sarili, kagustuhan ni Satanas. Kaya yung mga para makapasok sa sakbo. Yun ang mga hindi mga Muslim. Ayaw nilang dumating yung araw ng pagdating kasi alam nila pupunta sila sa akin. Allahu Akbar. Wallahi, totoo yan. Okay. So, ladidun. Ngayon, ano ibig sabihin ng ladidun? Sweet. Ikaw, mahilig ka sa sweet-sweet. Hindi yan sweet ang sweet. Alam mo, yung sweet, pinag-aralan natin yan nung unang panahon. Ang sweet ay yan. Hulwun. Diba? Pinakita natin yung kwan, yung asukal. Asukaru hulwun.
Sabi niyo nga, asukaro hulwon. Asukaro hulwon. Asukaro hulwon. Asukaro hulwon. At tsikulate hulwon. Tsikulate hulwon. Ang tsikulate hulwon. Ang hulo ay matamis. Ito yung sweet na sinasabi mo, pare. Sweet. Kaya ano ang ladid? Mapait. Mapait? Na, mapait na imong grado ba? Magiging mapait na ang buhay mo ngayon sa grado mo. Ha? Ah, kana siya. Lami, Jude. Oh, masarap. Jibril, masarap. Lami na siya imong gikaon karon. Oh, kanina, kumain tayo ng? Binangkal. Binangkal. Binangkal, ladidun. O sabi nyo? Ladidun. Binangkal, ladidun. Binangkal, ladidun. Mashallah, ganti pala ng Allah si Mrs. Masarap daw yung binangkal na ginawa mo. Ito sa mga estudyante. Mashallah, ladid. So, ang ladid ay masarap. Maksurun. Sabi nyo, maksurun. 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 Anong masurun? Maksurun. 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 Ito, sakilun. 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 Ikaw, sabihin mo. Tahkilun. Tahkilun na. Saan nang galing yung ha? Wala tayong nilagay na ha. Sabi mo, sakilun. Tahkilun. Ah. Tahkilun. Wala. Walang tah. Wala. Takilun. Oy, magkaayos nga tayo. Galit ka ba sa akin? Ha? Eh, wala siyang ha. Eh, ta at saka kaf. Ito oh, ta at saka kaf. Sa sakilun. Oh, pakinggan nyo ha. Pakinggan natin si Daud. Daud, ano to? Takilun. Ayun, very good. Nako mo. Takilun. 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 Iba naman yung takilun. 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 Iba naman tong takilun. Takilun. Sa Quran yan. Afala takilun? Hindi ba kayo mag-iisip, sabi ng Allah. Allahu Akbar. Taakilun. Ah, ito taakilun. Ito sakilun. Taakilun. Very good. Nako mo. Sakilun. 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 Omar. Takilun. Ayun. Takilun. Sakilun. Takilun. Sakilun. Sakilun. Sa. Sakilun. Takilun. Ayun. Pero naman siyang ha. Bakit mo ito sinusunod siya? Hindi ko naman sinabi na gano'n. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Takilun. Ayun, meron diyang tah. Bakit mo nilaligyan ng tah? Takilun. Takilun. Ha? Takilun. Sa? Takilun. Very good. Sakilun. Ikaw? Takilun. Sa? Takilun. Sakilun. Bismillah, mashallah. Oh. Takilun. Ha? Sakilun, sakilun. Alam mo yung sa, ang pagkuha ng sa, itong dila, dito ilalagay dito. Sa, sa, yan. Sa, sa, sa. Sa. Yung ta na dalawang tuldok, ta. Ta. Ta, di ba? Ta. Tapos yung sa, itong dito, ilalagay doon sa dalawa sa ngipin mo dito, tapos parang may pinapalabas na hangin. Kaya sa doon mo siya mapopronounce kaya sasabi mo sakilun. Ha? Sakilun. 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 Ha? Sakilun. Mama na sakilun. Akil? Ha? Akil? Akil. Ikaw ang iniisip mo na lang pagkain, pagkain. Pero mo tayong sinabi na akal dyan? Ha? Meron ba? Sakilun. Ha? Mabagal? Matagal? Okay. Nakul, hada kalamun
Khafifun. Di ba? Khafifun. Nakuha natin yung khafifun, di ba? Khafifun. Ngayon, ang khafifun is magaan. Ang kabaliktaran niya ay? Mabigat. So, anong mabigat sa Arabic? Thaqilun. Kaya pala may dugtong na kilo. Wala siyang ugnayan sa kilo ng sinasabi mo. Ikaw ang nagpapabago niyan. Thaqil. Thaqilun. Pero teka lang, teka lang. Alam mo ngayon lang ako na ano sa sinabi mo. Although hindi ko pa narinig sa tana ng buhay ko na kaya pala kinuha siya doon sa kilo. No, 'di ba? Kasi ang mga alam mo, kam kilo hada kilo. Eh pero naman dito sa kilo dapat kaf. Sa ki. Pero ang ginamit dito is kaf. Sa kilun. So wala pa rin siyang ugnayan, pero malapit lang siya. Okay? Okay. Sabi niyo maftuhun. Maftuhun. Maridun. Harun. Harun. Okay. So ano ang hindi niyo naintindihan dito? Yung maksurun kaya yung maksurun. Ha? Maksurun. Ang maksurun ay putol. Okay? Maksurun, ang ibig sabihin niya, putol. Okay. Ang thaqilun ay mabigat. Maftuhun ay? Bukas. Maridun, ibig sabihin ng maridun, Jibril, sandali, huwag kayo magsalita. Jibril, ano ibig sabihin ng maridun? Maridun. Hada talibu maridun. Hada talibu maridul akl. Marid. Taaban. Ha? Oh, taaban. Correct. Correct naman. Taaban. Anta taaban. O, diba? Ibig sabihin, may sakit siya. May sakit. Maridun. Maridun. May sakit. Allahumma shfi mardal muslimin, sabi ng imam. Ya Allah, pagalingin mo nawa ang lahat ng may mga sakit ng mga kamusliman. So marid is singular. Marda ay plural. So yun, maridun. Sabi nyo, maridun. Maridun. Alam mo, may ugnayan ang maridun doon sa, anong pangalan nito? Nurse. Biskuit. Oh, basahin nyo to. Mu ma mumarridun. 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 Ano ibig sabihin ng mumarridun? Wag siya lang tinatanong ko. Mumarridun. Hada rajulun mumarridun. Aw hada rajulun mumarrid. Mumarrid, ha? Ah? Sira na. Masira-sira na ang grado ni mo. Ano ibig sabihin ng mumarid? Malakas. Malakas. Sakit. Nan. Mumarid, walang sakit. Magaling. Hindi, kasi meron siyang mumarid. Sakit. Ibig sabihin ay may sakit. Mumarid, lalaki siya na nurse. Nurse. Nurse pala, hindi nurse. Nurse. Anong manggagamot? Manggagamot? Ikaw talaga. Iba-ibang sinasabi mo ano? Smile. Nurse. Ha? Mamaya sabihin mo si Mang Kimpueng, manggagamot yun. Ha? Mumarrid. Mumarrid rajulun annahu mumarrid. Liannahu yusaid almarid. Siya ay nurse na tinutulungan niya ang may sakit. Ngayon, ang malalaki na mumarid, gawin mo siyang babae. Ano siya ngayon? Paano gagawin na babae yung lalaki na nurse? Mumarridah. Lagyan mo lang siya dito ng ta'u ta'nif. Mumarridatun. Mumarriyam. Smile, seryoso tayo dito bro. Huwag ka mag-ano niyan.
Nasa live tayo, astagfirullah. Madaling araw na ngayon sa Pilipinas. Teka lang, mumaridun, mumaridatun, ibig sabihin nurse na babae. Sinasabi ng mga Pilipin, ng mga Arabo dito, wallahi, al-mumaridah, al-Filipiniya, mumtaz. Sugul kwais. Mia-mia, di ba? Magagaling daw. Oh, contribute sa inyo to, mga Pinoy. Magagaling daw ang mga Pinoy na mga nurse. Kaya nga naman, dito sa buong mundo, very demanding pagdating sa nurse. Ang kinukuha nila, Pilipino. Mia-mia, magaling. Okay, sabi nyo to, ito, Harun. Harun. Ano ibig sabihin ng Harun? Mainit. Ah, di ba? Mainit. Okay. So, wala na kayong tanong dito. Lahat okay na lahat, ha? Sasagutin na natin yan, ha? Hindi lang yun, magka-cross-cross dahil tatawag ako ng bawat isa sa inyo na sasaguti niya. Wala, yung dito sa kabila, yung Dugcano, Ustad. Ah, Dugcano. At Dugcano. Sabi niyo, at Dugcano. Dugcano. Oh, sabi niya, anong Dugcano? Usok. Anong usok? Hindi, no, sigil niyo. Usok? Yun naman ay Dugcan. 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 Dugcan, ito ay tindahan. Ito ay bakala. Tindahan. Oo, ibang pangalan ang store ay Dugcan. Nabasa ko kasi minsan tindahan. O, Dugcan. At Dugcano. Tapos ito ay Al-Hajaru. Anong Hajaru? Bato. Bato, diba? Okay, bato. Ngayon, Ustad, wala na kaming tanong. Masyaallah, kuha na namin yan. Very easy. Napakadali ang mga tanong mo. Hoy, napakadali ng mga tanong mo, Ustad. So, madali lang yan. So, ang gagawin natin ngayon, Ustad, ay yung dito, iko-cross ko siya doon. So, alin ang tama? Okay? Ngayon, ikaw, bismillah, mashallah. Dito ka, huwag ka na dyan tumingin. Iko-cross mo. Punta ka sa number one, saan siya tama. Dito muna, Ustad. Ah, hindi. Doon muna, masarap. Doon ka mag-una. Ano? At-talibu. Ano sa Tagalog to? Ha? Ano mabigat tari? At talibu, nakalimutan mo na talibu ishada, anta talib. Anta talib. Kasi ikaw mauna ka na doon sa baba eh. Estudyante ay may sakit. Mashallah. At talibu maridun. Mashallah, sa dami pa naman ng pwede mong sabihin sa estudyante, sinabi mo pa may sakit. Okay, so ibig sabihin ay siya ay makbul. Ibig sabihin katanggap-tanggap. At-talibu maridun. Correct, check. Okay, check na natin yan. Okay, tatawag na naman tayo kay Bisaya. Halika rito. Si Jibril. Ad-Dugcano. Ayan. Saan mo siya dito ilalagay? Saan mo siya ipapares? Ad-Dugcano. Shhh. Mafi kalam. Kalam mamnu. Nobody speaks now. Keep your mouth shut. Muftahud. Masya Allah. Sabi mo, Ad-Dugcano. Ad-Dugcano muftahun. Sabi mo, maftuhun. Maftuhun. Masya Allah. Ad-Dugcano maftuhun. Ano yun sa Tagalog? Kini nga tindahan. Ah, Bisaya. Bisaya ka na naman. Oh, sa Tagalog muna. Itong tindahan, bukas. Bukas. Karon, sa Bisaya mo isulti. Kini nga tindahan, abri. Abri. Abri na siyang silong, kanang diha sa silong balay. Kay mukha untag kuan. Pepsi ba? Muinom tag Pepsi. Mashallah, Ad-Dugcano maftuhun. Okay. Omar, Cortez. Basahin mo at walikyo. I-cross mo siya. Huwag kayong mag-ano, huwag kayong mag... Kung sinong sumasagot dito, siya lang, ha? At tufahu? Masarap. Masya Allah. Very good. Ito, talibu, maridun, Ad-Dugcano, maftuhun. At tufahu, ladidun. At tufahu, ladidun. Ano ibig sabihin sa Tagalog, Omar Cortez?
Ano ibig sabihin at-tufahu ladhidun? Yung mansanas ay masarap. Masarap. Sabihin mo sa Arabic, ang mansanas ay masarap. At-tufahu ladhidun. Ladhidun. Mamaya pagbabad natin diyan, makikita mo diyan si Abu Saleh, sabihin mo at-tufahu ladhidun. Ha, maski ngayon lang gabi, yan lang na tutunan mo sa kanya. Sabi mo, mia-mia. Okay, at tufaho ladidun. Aromansiya. Oh. Tapos ikaw, ano, Jibril, huwag mo kalimutan, anong pagsinabi mo ang tindahan nga abre sa Arabic? Ayaw magsulti. Mafahun. Kaning tindahan nga abre, isulti na sa Arabic. Abri maftuhun. Okay yan, maftuhun, abri siya. Pero ano pa, abri lang ba ang sinasabi natin? Ang tindahan ay abri. Ad-dukanu maftuhun. Maftuhun. Okay, punta tayo dito kay Fahmi. Fahmi, alika. Al-ma'u. Al-ma'u. Ano ibig sabihin ng ma'u? Ayaw ka magsulti, alika dito. Al-ma'u. Al-ma'u, mashallah, lahat tayo ay galing mula sa al-ma'u. Galing sa saan? Tubig. 80% our body is composed of water, di ba? H2O. Oh, teka lang. Al-ma'u. Al-ma'u. Mhm. Al-ma'u. Hindi, nakuha na yung maftuhun. Kailangan hindi yan makukuha uli. Masya Allah. Takbir. Takaster siya kaya hindi mabula. Ba't yan? Al-ma'u. Al-ma'u. Baridun. Hindi, wala tayong baridun. Nagkahulihan na tayo ngayon dito. Bakit mo sinabing baridun? Wala tayong usapan dito na baridun. Binaligtad dito ah. Ha? Naintindihan niya eh, pero hindi lang niya no. Al-ma'u harun. Harun. Ang tubig ay nabaliktad. Oh, nabaliktad. Al-ma'u harun, sabi mo. Al-ma'u al-ma'u harun. Harun. Okay. Tiruan nga Sambrano. Al-ma'u. Al-ma'u. Harun. Ano yan Sambrano? Sabihin mo Sambrano. Ya inna mayaw. Mashallah. Okay. Tumatawa ka dyan. Ikaw. Sandali. Sabihin mo sa Maguindanao. Al-ma'u harun. Mayaw suig. Mayaw suig. Oh, parehas lang ng Maranao. Mayaw suig. Okay? Al-ma'u harun. Okay, dito tayo. Number 5. Abdulaziz. Seryoso si Abdulaziz. Punta tayo dito sa number 5. Al-Hajaru. Sabihin mo, Al-Hajaru. Maski dalawa, minsan mali. Ishada. Al-Hajaru. Ibig sabihin, pag mali na ito, hindi na natin siya papatawarin, ha? Al-Hajaru. Al-Hajaru, tignan nyo. Al-Hajaru. Hindi. Al-Hajaru. Al-Hajaru. Ano? Ano yung sasagot mo? Putol. Putol. Al-Hajaru. Putol. Putol. Al-Hajaru, putol. Pwede mo sabihin ang bato ay putol? Ha? Hindi. Ang basto ay biyak. Biyak. Pero biyak na bato. At saka hindi bagay. Hindi siya bagay, bro. Hindi. Ibagay mo siya. Al-Hajaru. Kasi wala ka na daw pagpipilian. Dalawa lang. Al-Hajaru Thaqilun. Yun ang bagay. Ang mabigat ang bato. Diba?
Al-hajaru thaqilun. Sabi mo. Al-hajaru thaqilun. Very good. Al-hajaru thaqilun. Huwag mo yung kalimutan. Tatanong ko sa iyo yung mamaya bukas. Ha? Al-hajaru thaqilun. Ang bato ay mabigat. Di ba? Nakuha natin. Thaqilun is mabigat. Okay, so ikaw na lang ano. Halika dito. Ilagay mo pa rin. Tatayo ka pa rin diyan. Wala na tayong pag wala na tayong pagpipilian. Malay mo, iba ang mapuntahan niya. Al-kalamun maksur. Al-kalamu maksurun. Masyaallah. Takbir. Allahu akbar. Masyaallah. Siya lang ang naka-perfect. Si Omar. Si Omar ano mandala, siya lang yung nakatama at walang pagdududa. Na dire-diretso na sinagot niya. Alhamdulillah. Hindi katulad ninyo na mayroon pa kayong mga alam mo, kung ano yung paninindigan nyo. Yun na yun. Yun na yun. Paninindigan ninyo. Board passer ka bro, magpakain ka. Okay, mga kapatid, sabi nyo, At-talibu maridun. At-talibu maridun. Ang estudyante ay may? Sakit. May sakit. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Ang tindahan ay? Bukas. At-tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. Ang? Apple ay masarap. Ang mansanas. Al-ma'u harun. Al-ma'u harun. Ang ibig sabihin? Ay mainit. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru thaqilun. Ibig sabihin? Bato ay mabigat. Mabigat. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Ibig sabihin? Actually, ang ballpen napuputol, di ba? Pero usually, ang lagi napuputol yung lapis. Di ba? So, parang yun na rin ang ibig sabihin nun. Ang lapis ay putol. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hanggang sa muli, mga kapatid, patawarin nawa tayo ng Allah. Tanggapin ang ating mabubuting gawain. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.